Welcome back mga bossing, andito na naman tayo sa video kung saan ginagamit natin ay APAS strategy. Kung bago pa lang sa YouTube channel na ito, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe. Ang makakalaro natin ay, oh my god, bakit may bug na ganito? Bakit may reptile na ganito? Gamitin natin lahat ng cards natin kasi i-discard lang niya. Itong Overgrow Keratin at Ivory Chop, ito yung meta ngayon na ginagamit ng mga top player, ilang top player, dahil meron siyang, once na nabasag mo yung shield niya, paulit-ulit lang, in short, unlimited draw ng card. Yung backlane naman niya, once na tinira niya yung Gravel Ant, hindi ka na makakatira, kung especially yung kung card mo ay melee. Dedi, anti-melee siya in short. Oh my gulay. So, gumamit siya ng ano? 4 energy siya ngayong round. Gamit tayo dalawang swift. Kailangan lang natin tumira ng tumira nga. Kasi nga, i-discard niya. Plus, discard pa yung bug niya. Bakit nandito to? Pang 2,000 plus MMR to. Naiiwan pa dito sa what? 1,400 MMR. Yan ay yung Overgrow Keratin. Pag nabasag ko yung shield niya, tapos gumamit siya ng Bone Seal. Ay, grabe yun, no? Medyo wala tayong kalaban-laban dito. Siguro makikita natin dito, kahit bilangin ko yung energy ko, kahit na ma-outplay ko siya, hindi ko siya matatalo. Hindi ko ito matatalo. Sa sobrang lakas ng Axie na to, hindi ko matatalo to. Oo, pure siya. Pure breed to. Na mga reptile. Pure breed na bug. Pure breed na plant. Pero, overpowered. Ang lakas na ito eh. Actually, hindi pure breed yung ano niya. Bug pala niya. Sorry. Yung bug niya, mayroong single shot. Beast card yun. Yung may critical. Pag nag-combo. Itong combination, okay. Hindi. Okay, wala na yung plant niya, pero kahit mawala yung plant niya, napakalakas ng reptile niya. Ayan, oh, pansin nyo dito na Gravel Ant siya. Ayan, yung Pricky Trap ko, hindi ko na pwede gamitin. Dahil, nakaka-disable yung Gravel Ant, nakaka-disable ng mga melee card. So, in short, hindi ko magagamit yung mga melee attacks ko sa kanya. Support lang yung pwede, kagaya ng October Treat, yung mga zero cost card na hindi melee, na hindi pang attack, na mga pang support lang, gaya ng mga Bidens, yun lang yung mga pupwede. Ayan, tignan mo naman, hindi tayo makakalaban dito. Bukod sa unlady, draw ng card yan, pag ginamit niya yung Overgrowth, tsaka yung Bone Seal, ay napakataas ng shield niya. Sobrang taas ng shield niya, ito, ginamit niya. 50 yung shield plus yung Bone Seal, yung chop. Eh, grabe naman, no? So, siguro ngayon, papakita ko lang kung bakit andito to sa 414 MMR. Wherein dapat nasa 2,000 plus na to. So, yun nga, ang video na to siguro, ipapakita ko na hindi na lahat ng laro ko panalo. Marami akong talo. Ipapakita ko lang dito na hindi porket makakita nyo at nag-video ako ng puro panalo, eh puro panalo talaga. May mga naiiwan na sobrang lakas na Axie dito sa 1.4 MMR papuntang 1.5. Sa nagtatanong pala, no, kung anong MMR ko, 1,400. Kayo ako pa sinasabi. Next natin ay si Lucky App. Oh my gulay na naman! Bakit ganito? Oh my! Alam niyo ba, ganito yung lineup ng top 1 ng MMR natin na dati sa season 19. Ah, sorry, season 18. May Zigzag, Biden, Pricky Trap, Hotbat, tapos yung Glidit na niya. Dapat Pricky, pero ang ganda nito. Wooden Stab, Zigzag, Biden, Gravel Ant. Tapos Bird niya, pang 2,000.
actually hindi lang pang 2000, ito yung ginagamit talaga kung gusto mo mag top 1. Kung gusto mo maging rank yung team mo, ito yun, ito na yun. Bakit nandito sa 1-4? Oh my, kahit gamitin ko to, i-heal lang niya. I-a-attack ko ng 3 cards, gumamit ako ng 300 damage. Just imagine, hinil lang niya, tapos itaas ng defense niya. Ang laki pa ng bawas sa akin. 3 cards ni ginamit, 3 energy ni ginamit niya. Ngayon, kahit mag-vegetal bite tayo at pre-kit trap, ngayong wrong na to, hindi to uubra. Plus, may gravel ant pa. Ba't nandito to? Ito yung gusto kong team. Gusto ko tong team na to. Ba't nandito? O yung mid lang niya ang ayoko. Kasi yung mid niya, gusto ko pre-kitrap. Pero grabe, solid to. Sino nga bang gumamit ng ganitong ano? Line up? 2 energy lang siya. Tapos ito, 0 cost card yung all-out shot na ginamit niya ng bird. Wala tayong manako kasi ginamit niya. Hindi mo, ito ah, may nagkasabi, kulang naman sa energy to, walang energy gain, walang knockout. Itong team na to, hindi mo kailangan ng knockout. Dahil lahat ng Axie na to, merong 0 cost card. Ito mga boss, tignan ninyo. Kayo na ko pa tinitira yung front plant niya, pero puno pa rin yung buhay, hinihil lang niya. Grabe, no? Round 4 na. Tsaka lang siya na-damage ng husto. Nakalahati yung buhay. I'll be honest with you, 100% talo tayo dito. Ang lakas nitong team na to. Sobrang lakas. Ganito pala ang feeling na makalaban ka ng mga top na Axie. Ibang level talaga. Alam mo yun? Kahit na ma-outsmart mo siya, hindi. May nagsasabi ito, kulang yung damage. Paano maging kulang yung damage? Tinuman yung bird niya. Damage. Merong siyang 0 cost card. Kung sakaling ma-poison siya, kaya niyang ibalik sa'yo yung poison mo. Na-amaze lang ako kasi ganitong team yung gusto ko. Sobrang na-amaze lang ako. Kasi hindi ko akalain dito sa mababang MMR ni usually pure breed na Axie, makakalabang ang ganito kamahal na team. Ang ganitong team na to, isang piraso, itong wooden stub na to, isang piraso niya nasa 30,000. So just imagine, dalawa yun. 30, palagay mo 25 yung isa. 50 to 60, around 70,000 tong team na to nandito sa 1-4 na MMR. Nakakatuwa lang at nakakainis. Paano ka makakalaban kahit ibigay mo ang best mo? Tinan mo naman, nag-gravit, hindi tayo maka-attack. Hindi niya kailangan ng energy. Dahil yung back lane niya, na bird, merong 0 cost card. Wala na yung bird natin. Ay, I mean yung aqua. Oh my! Next turn, di pa ulit tayo maka-attack. Mag-heal din yan. 200 na buhay niyan, i-heal lang niya mamaya. Kasi yung zigzag, lalo na pagka naiwan yung bird, nawala na yung bird niya, sinacrifice na yung bird niya. Wala na, heal lang ng heal yan. Ang taas pa ng shield niya. Ito, 231 yung shield. Biden. Kita mo naman yung kita mo yung round 7 natin, outsmart natin yung team na to. Pero kahit anong gawin ko, hindi ako makalaban. Na sobrang na-amaze lang ako. Wala eh, kahit anong tira ko eh. Tinan mo naman, na-heal lang nyo, bumalik lang. Ngayon round na to, 3 lang energy ko, hindi ako makanakaw kasi hindi naman siya nag-ano. So, ito, 3 energy, try natin mag-knockaw. Tignan natin ang mangyayari. Ginamit lang din niya. Nag-dark soup siya. Wala na yung aqua natin. Okay, na-damage natin siya ng konti. Hindi rin tayo makakanakaw. Pero ang gagamitin lang niya ay Biden,
at heel. Diba? Heel lang siya. 70 yung heel. Yung heel, yung ano nga pala, yung zigzag, kung ano yung binato mong damage, yun din yung, kung ano yung damage mo, yun yung babalik sa'yo na heal. Kung 100 yung binato mo, kung nag-attack ka ng aqua, bumalik sa'yo, 90, 90 rin yung i-heal sa'yo. Eto, tinan nyo ah. Spicy Surprise, di-disable ko yung zigzag niya. Pinipilit ko dito manalo ah, hindi ito bigay ah, hindi ito bigay na game. Pero wala talaga eh. Ayan o, ang lakas ng damage ng bird niya. So ilang mga boss, pinapakita ko lang dito na ito, ilang kita nyo naman, 1421 yung MMR ko. Ito ang reason kung bakit hindi ako makaangat ng 15, dahil may mga naliligaw na Jumping Lason, ano pa bang mga team na nandito sa 14 papuntang 15. Alam mo, hindi pa sila nakakatawid sa dapat nilang tawiran. Pwede ba tumawid na kayo para di ko na kayo makalaban? Para maging 15-16 na ako. Ang lalakas ng team na naiwan pa dito, maaaring iba kakabili lang, yung mga maaaring iba, siguro nagpababa ng MMR o nang ilan nakakapaglaro. Ito yung difference kasi pagka sobrang lakas ng Axie mo, tapos naiwan ka. Kaya kung mapansin mo, pagka nagbago ng season, nagtataka tayo, bakit ang lalakas ng team? Bakit hindi tayo makalaban? Ano ba yung nakakainis? Lose streak tayo. Simple lang yung sagot doon. Kasi yung mga nasa 3,000 MMR, bumaba ng 1,200. Kaya, lose streak talaga tayo. Just imagine, makakalaban tayo ng ganito kalalakas sa team. Sa kagaya sa akin ngayon, naiiwan pa sa 1-4, baka kakabili lang niya. So, wala tayong kalaban-laban doon. Hindi tayo makakaangat pa. So, tignan natin in the upcoming videos kung kaya kong maging 1-5. Pero surely, kaya yan. So mga boss, maraming salamat sa iyo sa panonood. Sa nag-comment pala sa akin kung anong MMR ko, ito na yung MMR ko, 1421. Kung may mga magpagkakamali ako sa aking mga videos, sa kunyari, hindi tama yung sinabi kong parts ng Axie, pasensya na, tao lang ako at nagkakamali din, pero okay lang, i-comment nyo lang para at least ma-improve ko yung sarili ko. So yun lang, boss, maraming salamat ulit. Huwag nyo kakalimutan na mag-like, share, comment nyo na rin kung ano yung gusto nyo i-comment dito. At kung meron kayong suggestion kung anong videos pa ang gusto nyo makita, mapanood. Thank you and God bless.